So what's up sa inyo mga ka-audio, mga kagaya ko na mahilig sa sound, mahilig sa music, mahilig sa mga power amp, mahilig sa mga battle. So anyway guys, anyway mga ka-audio, ako nga pala si Yong. So sa channel na to, starting this video, so puro ganito na. I mean, gagawa tayo ng mga DIY videos about amplifier, about audio, sa mga sound system, sa mga ka-addict na kagaya ko. Sa ito kasi yung pinaka ano na hobby, ito talaga yung hobby ko na kahit na medyo magastos, pero dito talaga ako nai-enjoy. So napag-isip-isip ko na sa channel na to is gagawa na lang ako ng mga tutorial or magbibigay ako ng mga PDF na ako mismo nag-modified. So sa inyo na mahilig sa audio, nakagaya ko, mahilig sa mga power amp, mahilig sa amplifier, o sa magustong mag-DIY, so huwag nyong kalimutan na i-hit yung like and subscribe to my channel para masundan nyo yung mga future videos ko, na mostly ito na talaga. Magpo-focus na ako sa content na ganito. So mga nakaraang buwan kasi, mga content ko kahit ano-ano na lang. So napag-isip-isip ko dahil ito yung hobby ko talaga ito yung talagang hobby ko. So ipagpatuloy ko na lang, ito na lang ang gagawin kong content dito sa channel na to. So ako nga pala ulit si Yong. This is Yong D21 Audio and Amplifier. So focus tayo ngayon sa mga audio. So ito actually hindi pa to talaga finish sa mga ka-audio. Ito yung una kong ginawa. Tinry ko siya na ganyan, pero parang hindi ako komportable sa ganyan. So try ko ulit itong ganito na design, kung ano alin yung mas maganda tingnan. So pag itong circuit na to, ako lang mismo gumawa nito. Sa mga gusto ng mga feeds ang PDF nito, actually may pangalan dyan na yung audio, tinanggal ko lang muna. So sa mga gusto ng PDF na to, just comment nyo lang dyan, kasi i-upload, ibibigay ko sa inyo ang mga PDF ng mga circuit na ako mismo nag-modified. So itong heatsink na to, medyo magandang heatsink ito kasi makapal. Ayun nga, nabili ko siya sa ano, dito sa may electronic shop. It's worth 1,700, pero apat na cut na. I mean, ano kasi, 1,700 siya, 36 inches. Pagpasensya niyo yung Tagalog ko. So magandang heatsink na to mga ka-audio, mga mahilig sa sound nakagaya ko. Yan o, makapal, mas safe yung transistor natin. So ito ang gagawin ko na power amp is ano muna, 9 pairs. So ganito ang setup nito. Papakita ko na lang sa inyo ang finish product kapag naka-setup na siya sa transistor. Kasi guys, mga ka-audio, so may trabaho kasi ako na regular employee. Araw-araw akong pumapasok as government employee. So ito, kada uwi ko, 5 PM. 5 PM yung out ko. Kada uwi ko, dito ako, kasi ako lang mag-isa sa room ko. So yung hobby ko ang anong tawag nito? Yung hobby ko ang kinakalikot ko. So ito mga ginagawa ko. Actually nung bata pa talaga ako, since high school, mahilig na talaga ako mag-assemble ng mga amplifiers. Yung mga maliit, yung mga 12 volts. Kasi talagang ito talaga yung hilig mo. Pag hilig mo nga talaga, kahit na ano, medyo magastos, pero okay lang. At least ito talaga ang target ko nito. Bubuo ako ng mini audio, so abangan nyo din yan. Bubuo ako ng mini sound na nauuso sa Panay, yung mga bulilit sound system. Mag ano lang muna ako, mag D6 try kong gagawa. Kasi sa totoo lang, mahilig ako sa audio. Dati sumasama ako sa mga no, sa tito ko, binenta na kasi yon. May sound system sila dito sa amin.
naibenta niya na kasi. So medyo akong magpapatuloy. So gagawa ako ng mini sound target ko. Kaya inuna ko 'tong mga amplifiers, mga power amp na inassemble ko para pag ano, madali na lang yung paggawa ng sa next, madali na lang gawin yung mga box, di ba? So suggest kayo sa akin ng mga magandang boxes or sub, mostly MCB, di ba? So suggest kayo sa akin. Suggest nyo naman dyan sa video. Tulungan nyo ako kasi first time kong gagawa ng sariling sound system. Either mahilig na marunong na talaga ako sa ano, sa about electronics, about amplifiers. So target ko is gagawa na ako ng sariling audio. So abangan nyo din yan. Abangan nyo din yan dito sa channel na to. So sa gusto, sa mahilig nga, ulitin ko, sa mahilig ng amplifiers, hilig ng audio, so huwag kalimutan na i-hit yung like and subscribe sa aking channel para masubaybayan nyo lahat ng mga gagawin ko. At take note, magbibigay ako ng mga PDF, mga drivers, mga power amplifier drivers kung gusto nyo, mga modified. Ito, ano lang to, medyo madumi. Ginawa ko lang to, 4 pairs. Pero masakit na to guys, masakit na to. 4 pairs yan, 4 pairs. Supply niyan is 45045. Ayan. Kasing sakit na yan ng 737. Kasi 4 pairs ito, pero 2 pairs lang yung nakita nyo kasi hindi ko pa nagawa. Pero parang pangit kasi tingnan. Gagawan ko din yan ng ano, ng pag may time ako. Pag Saturday, Sunday wala akong trabaho. Tinry ko lang kasi ito. Maganda talaga tunog yan. Kasi original yung mga transistors na ginagamit ko. So, yan. Ayan siya. So, kasi siya na kayo eh, pagka ano, mahilig talaga sa amplifier. Alam nyo naman yan. Mga ka-addict, di ba? So, ito mga ka-audio, may finished product ako ng Yeroshi version 1. Maganda din. Okay din siya. Up to 90 volts. So, may stunner ako. May Rakula. Ito, Rakula modified. As you can see. Hindi pa yan tapos. Tinanggalan ko ng ano. Yan. Op amp. Using TL-071. Yan ang mga drivers na mga ginagamit po mostly sa mga tag, ano lang, tag 4 to 5 pairs. Pag mga 8 pairs, 6 pairs pataas, ito ang ginagamit kong drivers. Supply ko is 062 volts AC ang susupply, ang isusupply ko dito. 60 or 62. So ito. So sa mga magaling diyan, mga marunong na gumagawa ng amplifier, sa mga nakasubok na talaga dito kung ano, attested to. Ayan. Suggest kayo kung ano bang ano, may stunner ako. Actually, nakagawa na ako ng madami nito. Ito talagang Yeroshi ang ginagawa, mga nagpagawa sa akin na mga amplifier ginagamit din nila. So Yeroshi talaga na driver ginagamit. Nakastick ako dito guys sa Yeroshi. Kasi malinis, malinis ang tunog niya. So yun. So sige. Tapusin ko lang muna to, ito. Para ma-set ko na to dito. Yan, pag maglagay ko na yan, papakita ko sa inyo yung finished product kung anong mas maganda. Ganyan lang or mas maganda siguro may maganito, di ba? Mga ka-audio. May PCB na ganyan para mas ma-organize yung mga resistors natin diyan. Mas maganda tingnan, mas neat, di ba? So tatapusin ko lang muna to siya kasi bubutasan ko pa to. Natural, bubutasan natural para mailagay to mga transistors. So in just a click, wait lang. Ulitin ko, huwag kalimutan sa mga hilig sa audio, sa sound system, sa amplifiers. Huwag kalimutan na hit and like and subscribe to my channel. And kung may gusto kayong video na gagawin ko about amplifiers, so suggest kayo
At sa mga baka may hindi pa ako alam din about amplifiers, pwede kayo mag-suggest sa akin kung may baka may gustong tumulong o magturo sa akin. So, mga ka-audio, mga ka-addict sa sound. So, after ito, papakita ko sa inyo ang finished product. So, see you again. So, ayan. Mga ka-audio, as you can see, may mga butas na siya. Tapos ko na siya butasan. Trade in din yung mga nuts, mga bolts. Ayan, madami yan. So, ready na siya para itap itong mga transistors. So, itatap ko na lang itong mga transistors. So, balik ulit ako sa video. So, tips nga pala, no, mga ka-audio. Pag nagbutas tayo ng mga heatsink, yun na ganito. Butasan, diba, ang sukat niyan is 1/8 ata ang pambutas. Then, kailangan natin, ang gawin nyo lang, para sure na walang ground kasi ito, kailangan gamitan nyo ng mas malaking para malinis yung sa gilid niya, para sure tayo na walang ground. So, yun ang tips ko. Kung mag-ano kayo ng heatsink, lalo kung bago, gamitan nyo ng tapos yung butasan ng sa main na ng butas para magkasya ito, yung itong nut na to, I think it's 1/8. Yan. Linisin nyo yung top, yung ano yun ng transistor. Gamit kayo ng malas malaking drill bits para malinis to. Ikutin nyo lang ng kamay. Dali lang yan. Para malinis to. As you can see that. So, ganyan. Ganyan ang tamang pag ano ng transistor. Para sure tayo na walang ground. Okay? So, tapusin ko lang muna to, ha. A few moments later. So, ito, nailagay ko na yung mga mica insulator. So, naka-heatsink compound na din yan. So, tatap ko na lang yung transistors. One eternity later. So, ayan na siya, mga ka-audio. Natapos ko na itap yung mga transistors. So, ayan. So, next, ang gagawin natin ay itatap natin yung circuit. So, ganyan lang siguro siya. Ganyan. So, okay, magtaka kung bakit baliktad yan. So, okay lang naman yan. Kaysa pag ganun mo, mas delikado. Hindi ka makapagsulda ng resistor. So, ganyan talaga ako mag-ano. So, basta alam nyo lang yung 2EC 5200 and 2SA 1943. So, itatap ko lang ito. Wala kasi akong ano. Ayan, finish na siya. Nalagay na siya sa heatsink. So, tatap ko na lang yung circuit. So, I'll be back. One eternity later. So, ayan, mga ka-audio. Tapos ko na siya. Itap yung mga transistors at yung mga resistors niya. Ayan. So, ito na yung finished product. First channel. So, ito na siya. So, medyo maganda nga siya tingnan. Ayan. Driver na lang. So, yan lang muna mga ka-audio. So, ulitin ko. Sa mga mahilig sa sounds, mga mahilig sa paggawa ng amplifier, huwag nyo kalimutan na i-hit yung like and subscribe at abangan nyo ang test ko dito. Isa sound test ko ito. Sound for next video na. So, bye-bye for now. Maraming salamat sa panonood. So, God bless mga ka-addict, mga ka-audio. So, don't forget to hit that like and subscribe to my channel. And...